Alright, what's up mga ka-deadly? Nagbabalik muli tayo sa channel na to. Ako si Jesus. March 4, Sabado, ang ganda ng panahon ngayon. Papunta kami ng Quezon City para maghanap ng coffee shop or cafe kung saan pwede mag-chill. Kasi sarap, sarap tumambay ngayon. Sarap mag-relax lang, walang pasok. May kasama ko ngayon. Ipapakilala ko pala sa inyo. Kaibigan si Faye. Ito naman dyan, Faye. Hi! Ang ganda naman ang driver to. Nga pala, we have surpassed 100 subscribers. So maraming salamat sa mga nag-subscribe. Let's go! Kaya kung first time mong manood sa channel na to, please subscribe naman para matulungan pa ng mga like. Kaya tara, samahan niyo kami. Okay guys, so nandito na yung order namin. Ito yung in-order ko, Hickory Burger. Oh my goodness! Ang bang yan sobra. Tapos, ito naman yung in-order ni Faye na carbonara. Gutom eh. So yan, bango na itong Hickory Burger. Selfie-selfie po. Ayun na natin to bago lumamit pa. Tumipat kami ng pwesto sa labas. Medyo nahiya kami yung ano. Baka maingay kasi kami sa labi. So, pero all good naman. Ang in-order ko ngayon is carbonara. Naiiba siya kasi compare sa other carbonara na nakain ko is may egg siya kasi sa iba wala. Lasang-lasa mo rin yung bacon niya. Ayan. So ako nakikita niya. Ito yung gina-rate mo from 1 to 10, 10 being the highest. Anong score ng pasta na yan? Mga 9. Ito, uubusin namin ito. So, lalaklakin namin ito. Okay, good luck po sa chan namin. At, dami yan eh. Hindi ko alam kung paano natin uubusin yan eh. So. Bruh. Alright guys. So, yun. Tapos na kaming kumain. Busog na kami. Yun nga, Hickory Burger yung in-order ko kanina. Hindi ko lang maalala yun nung una yung pangalan. Pero, ito thumbs up para sa akin. Kasi, talagang pang-burger ako eh. Ang satisfied naman siya. Oh, tignan nyo. Ireregama na naman po yan na mataba siya. Hindi, ganito kasi, may tanong lang ako, diba? Para sa inyo, para sa mga girls. For example, meron kayong, yung partner nyo. Yung partner nyo. Kunwari, ikaw. Na relationship ka tapos yung partner mo siguro sabihin natin boyfriend mo or asawa mo, okay lang ba sa inyo na nagpa-follow pa siya sa ibang girls or nagre-react, nagla-like sa mga post sa social media? Hay nako, kailangan pa bang tanungin yan? For me ha, since kunyari ako yung partner no, yung girl, for me hindi sa akin okay yun syempre. Unang-una kasi siyempre, alam mo yon yung confidence ng babae, parang alam mo yon medyo nababawasan. Yung alam mo yon ano niya sa, parang nakakababa ng self-esteem din. Alam mo yon. Kasi parang, alam mo yun, bakit kailangan mag-follow, mag-like and all sa ibang babae, di ba? Eh, nandito naman ako. Oh. And at the same time, siyempre, for me, respeto na lang din yun, di ba? Sa partner, kasi may partner ka eh. So, bakit mo kailangan gawin yun, di ba? Lalo na, alam niya yun, guys. Pa-follow ng mga lalaki na alam mo yon yung pina-follow pa nila yung mga babae, alam mo yon halos wala nang suot, ganun, di ba? So sino bang hindi magagalit nun? O, di ba? Wait lang. Sabihin natin na, sige, nagpa-follow, pero kung sikat na personality naman yung pina-follow, for example, athlete, or actress, or basta public ano, public ibang term doon. Basta yung mga artist ganyan, oh, mga ganun. For me influencer ganun. For me ha, depende kasi yan eh no. Kung kunyari mga artista lang na talagang kilala natin, artista talaga ganun, 'di ba? So siguro pwede pa naming ano ba? Maintindihan na parang like for example, even ako kunyari, may crush akong guy na actor, like for example, si Ben Affleck, si
for example, si Polo Ravales, mga ganon. So, okay lang yon. Pero, kung alam mo yon, yung mga di naman talaga artista, pero alam mo yon, mga babae lang na nagpapa, alam mo yon, papakita ng katawan at all, mga ganyan. And, pinagkaiba nun sa mga babae or sa mga tao na hindi naman kilala na pwede mo namang i-follow. Hindi kasi, yun, for kasi me, kasi babae pa rin yun eh. Kasi, sabihin natin, isang showbiz, isang non-showbiz, parehas. O ano yung pinagkaiba nun? Eh kasi artista yun eh, kaya mo pinafollow. Pero isa, bakit mo pinafollow? Diba? Ba't mo ilalike? Eh, hindi naman siya kilala. So, anong purpose mo? Bakit mo kailangan i-like and follow? Kasi, ano, nagugustuhan mo yung mga post niya, ng mga pinantad na mga katawan, ganun ba yun? O, diba? So, and alam mo yun, pwede rin kasi, kung baliktanin kaya namin yun, diba? Na kami naman yung nag-follow and like na mga lalaki na, alam mo yun? Diba? Mga hunk, ganun, diba? Like, parang like, for me, for like siguro, lang naman, siguro, alam mo yon, ganun din, same feelings din, same din yung gagawin ninyo, ganun. So, magagalit din kayo or may something na, or hurt din kayo. So, sabi nga nila, di ba, parang kung ayaw mong gawin sa'yo, di ba mong gawin sa iba? Oh, di ba? Tsaka, Diyos ko, tsaka, alam mo, parang, ano yan eh, meron nga ako nabasa na parang, or nakita lang sa Facebook na yung pag-follow, like, and all, ganyan. Parang pag-i-start na yan ang cheating eh. Bakit? Oo. Kasi like for example, may isang babae na yan. Like, pinafollow mo, naka-like ka and all, ganyan-ganyan. Tapos itong girl na to is, alam mo yun, puro pakita ng katawan and all, ganyan-ganyan. So may tendency kasi na pwede mo rin siyang i-message eh, di ba? So like for example, puro ka heart and all, ganyan-ganyan. Tapos nakita ka rin ng babae, no? Tapos nagustuhan ka and all. Tapos bigla kang nag-message naman, ganyan. So parang start na rin siya ng pag-cheat sa partner. So pwede naman kasi na hindi yung ganun i-follow, i-like or diba? Parang for me talaga respect lang yan. Respeto lang talaga sa partner mo. Di ba pwedeng na-appreciate lang namin yung... Di ba pwedeng na-appreciate lang naman kayo yung pina-follow niya. Sabi natin maganda. Oh, ganun, oh. Ganun din naman yun, guys, eh, di ba? So, dun naman nag-start yun, appreciation, di ba? So, kahit ako naman, like for example, may partner ako, ganyan. So, na-appreciate din, na, alam mo yun, nag-start rin yan sa appreciation. So, kung gagawin ko rin yan sa iba, so, di ba, may possibility na, di ba, magkaroon ka ng kasalanan sa partner mo. Makapag-cheat ka, makapag-like ka, and all. Diba? Oh, may punto pa. Naman, may punto. Pero ikaw, for example, nahuli mo yung partner mo. Wait lang, may hintry sa tele. Commercial muna. Commercial. No. So, okay, resume na tayo. Kung ano, nahuli mo sa partner mo na, diba, mahilig mag-react. Sabihin natin sa isa-isa-isang, or sa mga ilan-ilan na non-showbiz personality. Or hindi naman talaga sikat. Sabihin natin, nagka-heart or nagla-like or nagpa-comment o nahuli mo, anong gagawin mo? Siyempre, kakausapin ko siya. Unang-una, kakausapin ko yung partner ko. And, siyempre, nandun na, alam mo yon, tatanungin ko, bakit niya yan ginawa and all, ganyan. So, kung wala naman siyang alam mo yun, siguro, purpose na parang, magandang purpose, no? Bakit kailangan mo siyang i-follow or like, ganyan. So, ipapadilip ko, ipapa-unfollow ko and all. Diba? Kasi for me, may right naman akong gawin yun eh. Kasi partner niya nga ako and for me yun na nga, parang kailangan ko rin irespeto yung partner mo kasi babae din ako eh. Oh, ano yun? Ang hirap po, Moses. Ang hirap po, Moses. Diba na, tama naman guys, diba? Okay. So, posible siyang maging ano, mag-ugat sa alitan or sa di misunderstanding, mga ganyan, ano ba? Cheating na, cheating. Oh, understanding, hindi magkaroon yan. Oo naman, ganun. Kasi yun na nga, so again, sabi ko nga, kung babalik na rin natin yung alam mo yun, situation, so for sure, kayo din naman is magagalit kayo, di ba? So bakit kailangan pa namin mag-follow? Di ba? Follow so, lang naman, wala namang, hindi naman nagme-message.
gawin nyo, di ba? Pero, may, pero alam nyo yun, expect nyo na possible na, alam mo yun, may magbago sa inyong mag-partner kapag pinagpatuloy mo yun. Kung mas pinili mo yun, na kahit na alam mong masasaktan yung partner mo, for me, napaka-selfish mo nun. Di ba? Kasi mas pinili mo yung kasiyahan mo. Alam mo yun? Social media lang naman yun. Kumbaga virtual lang yun. No touch naman yun. Kahit na. Eh kahit nga, alam mo yun, makita mo. Like for example, nakita mo lang dito sa resto. Ganyan, sa cafe. Tapos, ganun. Alam mo yun, hindi mo naman lahat kilala eh. Diba? Pero yun na nga again, respeto mo nga yun kasi meron kang partner. Pero kung wala kang partner, pwede mong gawin yun. Hindi mas maganda, alam mo yun, umalis ka sa relationship, then gawin mo yung gusto mong gawin. Diba? Para wala kang nerd. Ano po bang masasabi nyo? Mag-comment diba? Na lang po kayo below. Ang hirap kalaban nito. Kasi tama naman talaga. Hindi, pero sa Seba, sa experience mo. Sa experience ko? Sa experience niya. Mati ka na po ito eh. Baga, veterano. Hindi. Nangyari na ba ito sa mga, sabihin natin sa mga previous relationships mo? Yung partner mo, or yung ex-partner mo, nagpa-follow sa ibang girl sa social media, mapalike, mapakomment, mapadirect messaging, nangyari na yun sa'yo? Oo naman. Kaya nga, yes, kaya nga parang, kaya alam na alam ko kung paano kita sasagutin. Oh my goodness! Dapat pala hindi ko natin alam. Mahirap. Mahirap kalaban pagka ganito mga marami na experience. Hindi, pero totoo yun. Kumbaga, hindi mo naman matatalo talaga yung experience eh. Yung naranasan. Kasi may impact talaga yun sa tao. So, hindi na natin siya kontra yun. Pero, interesting topic ah, yung ganun. Kasi sa panahon na yun, syempre, kumbaga, social media na yun. Panahon niya, di ba, sa cellphone lang. Kumbaga, basta may internet lang yung phone, no? Kahit ano sa internet, pwede mong ma-access. Tsaka, kasi kung mahal mo naman yung partner mo, di ba, kailangan gawin yun. Di ba? At kapag gagawa ng mga, alam mo yun, mga bagay na kasisira niyo. Alright guys, ayaw kong sabihin na sumusuko na ako. Pinapasuko niya na ako eh. Pero actually magaganda yung mga point niya. Valid yun. Sa tingin ko, mapa sa babae or sa guys, kung malalaman mo na or kung may kita mong may ganong activity yung partner mo, kumbaga sa social media, may hilig mag-react sa mga ibang girls, sa ibang guys, papa-like, heart, or comment, or direct message, syempre mapapaisip ka rin. Totoo naman yun. Totoo yung sabi niya sa tingin ko yun, na siguro magkakaroon ka ng insecurity or baka magalit ka or mairita ka. Kasi tama yun eh, dapat irespeto mo yung partner mo. Kumbaga pumasok kayo dyan sa relationship dahil gusto nyo ang isa't isa, mahal nyo ang isa't isa. So, pack-up na kami kasi masyado ngayon, kami. Pack-up na kami. Dumidilim na, medyo may distansya yung pupuntahan namin pa-uwi. Kaya maraming salamat sa panonood. See ya! Close mo na!